Noong 2015, na-discover ng mga researchers ang isang planet na malapit sa star K218 gamit ang data mula sa NASA Kepler Space Telescope. Tinawag ng mga researchers ang planeta na K218b. Fast forward to 2024, isang bagong research ang nag-headline sa mga news outlet dahil ayon sa pag-aral na ito, naka-discover sila ng possible signature of life sa planet K218b. Yan ang ating pag-uusapan in this episode. Welcome back sa SciBudPH, where we talk about latest science news and technology, and I'm your science buddy, or SciBud for short. Ngayon, pag-uusapan natin ang planetang K218b. Ano nga ba ang planetang ito? Ano ang na-discover ng mga researchers? Pati na din yung mga naging reaction ng scientific community, and what now? Ano nga ba ang planet K218b? Ang planetang K218b ay isang exoplanet na matatagpuan sa habitable zone ng star K218. Ang exoplanet ay ang mga planetang nasa labas ng ating solar system. Taong 1990s pa lang, pinag-aaralan na ang mga exoplanets. Madami itong klase. Merong planeta na gawa sa gas, gaya ng Jupiter and Saturn. Meron namang mga planetang gawa sa bato, gaya ng Earth and Venus. At meron din mga planetang magma lang ang iyong makikita. Nabanggit ko kanina na ang exoplanet K218b ay nasa habitable zone. Ito ang area around the star na tama lang ang temperatura para mag-exist ang tubig o liquid water, gaya ng Earth. Nasa habitable zone tayo ng ating star na Sun. Pero kahit ito ay nasa habitable zone, hindi pa natin sigurado kung ano nga ba ang itsura ng planetang ito. Yan ang pinag-aaralan ng mga scientists ngayon, pati na din ang research paper na pag-uusapan natin. Last October 2023, ang paper na ito ay pinublish nila Matusudan and collaborators. Pinag-aralan nila ang atmosphere ng K218b sa pamamagitan ng James Webb Telescope. Meron kasing kakayanan ang JWST para maobserbahan ang transmission spectrum ng atmosphere ng isang planeta. Ano ba ang transmission spectrum? Pag ang ilaw na nanggagaling sa isang star ay dumadaan sa atmosphere ng isang planeta, ang iba dito ay na-absorb ng atoms at molecules na nasa atmosphere. Ito ay nagpapakita kung aling wavelengths ng ilaw ang na-absorb para itong fingerprint na nagkuturo sa atin kung anong klaseng gas ang naroon sa atmosphere ng planeta. Nakadetect sila ng methane and carbon dioxide sa atmosphere ng K218b. Meron din silang detect na potential signs of DMS o dimethyl sulfide. And if this is true, this could be a potential sign sa may existing life sa planet K218b. Dahil ang dimethyl sulfide, based on our current knowledge, ay nanggagaling lamang sa mga living organism. O pwede din naman na nanggagaling ito sa isang process na hindi pa natin nalalaman. Base din sa pag-aaral na ito, sinasabi nila na ang planetang ito ay isang Haitian world. Isa itong hypothetical type of exoplanet na mayroong liquid water ocean and a hydrogen-rich atmosphere. Dahil sa kanilang discovery, naging usapan ito sa scientific community. Maraming mga scientists ang nag-react at nagbigay ng kanilang opinion. Ang iba ay excited at optimistic na baka nga meron tayong nakitang signs sa buhay sa K218b. Pero meron din namang mga nagsabi na kailangan pang pag-aralan ng mabuti at maghintay ng karagdagang ebidensya bago tayo makapag-conclude na may buhay nga doon. So ano nga ba ang mga susunod na hakbang? Patuloy pag-aaral at pagkusuri ng atmosphere ng planet K218b. Nagkakaroon pa ng mas maraming observations gamit ang JWST at iba pang telescope. Importante ang mga susunod na hakbang na ito para masigurado ang mga na-discover at makahanap pa ng karagdagang informasyon. Meron ding dalawang bagong pag-aaral na nag-align mas maunawaan ang K218b. Una, ang study ni Shortell and collaborators. Ito ay nagmumungkahin na ang K218b ay maaaring may hydrogen atmosphere at magma ocean, imbis na Haitian world. Pangalawa, ang study ni Wogan and collaborators. Dito naman, sinasabi nila na ang K218b ay maaaring isang mini-Neptune. Ibig sabihin, ito ay isang uri ng planeta na may makapal na hydrogen helium atmosphere tulad ng Neptune ngunit mas maliit. Ang mga pag-aaral na ito ay nagpapakita ng iba't ibang posibilidad sa karakteristik ng K218b. Kaya mahalaga ang mga susunod na pang-obserbasyon at research para mas malinaw nating maunawaan ang planetang ito. Sana marami kang natutunan sa video na ito. Thank you for watching and don't forget to like, share and subscribe to our channel para lagi kayong updated sa mga latest science news and discoveries. Stay curious and stay informed. This is your science buddy and you're watching SciBudPH.